kapatid, ito na naman tayo, magbibigay komento na naman tayo sa mga bagay-bagay na makikita natin sa social media. Ayan, nakikita nyo yung kamay ng misis ko, maghayga. Ayan, hi. Okay, kung bago ka pa sa channel ko, please lang paki-click yung subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong yan sa channel natin para lumago tayo ng lumago at makapag-produce tayo ng marami pang content. Okay, ngayon, kanina, medyo nagkaroon na naman ako ng free time para mag-scroll sa Facebook at may nakita akong medyo concerning para sa akin kasi basta, mamaya pag-usapan natin, no? Ngayon, pakita natin sa inyo yung post. Ayan. Okay. So, pasintabi po, no, sa lahat ng nanonood, hindi po ako yung direktang nagsasabi nito. Baka awayin niyo ako. Ito lamang po nakita natin sa social media. Wala po akong any source na nagsasabing this is 100% fact, pero yun na nga, ayon dito sa nakita ko, no, sabi niya, kagaya ng ibang mga netizen, sinabi ng direktor na si Daryl Yap na para sa kanya nagdudulot ng malas ang pagsusuot ng Narna costume ng kandidata ng Pilipinas na si Celeste Cortesi. Celeste ba o Celeste? Basta yun, Celeste nilang tatawag sa kanya, Celeste Cortesi, sa preliminary competition para sa Miss Universe 2022. May ilang netizens naman na nagsabing nagdudulot daw ng malas ang pink swimsuit na isinuot ni Celeste sa swimsuit competition. Okay, isang bagay lang masasabi ko dito, no? Tayong Pilipino talaga, napakahilig natin sa mga superstition, no? Parang yung sabi sa akin ng nanay ko dati, huwag ka raw magtuturo sa anong tawag doon? Nakalimutan ko na, wala na kasi masyadong ganun eh, punso. Kasi pag tinuro mo yung punso, lalaki daw yung something. Para sa akin naman, parte na ng kultura ng Pilipino yan eh. Hindi na natin matatanggal yung mga superstition na yan eh. Pero, ang concern ko lang dyan, meron kasing iba talagang ginagawang atake yung pagsasabi na malas yan, hindi maganda. Pati si Celeste na atake na. Pangit naman yun kasi para sa akin ha, yung tao nag-take siya ng courage tsaka ng initiative para i-represent yung bansa natin. Tapos ganito yung makukuha niyan sukli. Nakakadala, brother. Parang ganito, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng sukat, nagpapaalam ka, magsiswimming kayo mamayang gabi. Tapos pagkatapos mong bumili ng sukat, sabi niya sa'yo, hindi. Ang sakit sa loob, Brad. Yun lang naman ang sa akin. Tapos ito pa, ito yung mga comments. Ayan. Sabi ni Ate Mo Girl, hindi ko napapangalanan, kinover na rin ng misis ko yung pangalan ni Ate Mo Girl kasi irespeto natin yung privacy ng tao. And at the same time, hindi porke sinabi nila to, magiging definition na to ng pagkatao nila. Nagbigay lang sila ng opinion nila at anong gagawin ko dito? Babasagin ko yung trip ni ate, pero sige, tignan natin. Okay, sabi ni ate, tama. Ba't kasi Darnan, dami namang national costume. Kinulang din siya ng energy sa preliminary, kaya naligwak. Yung iba, napaka-energetic, maganda sana siya. Sayang first time Miss Universe Philippines na walang ka-energy sa stage. Lahat ng lumaban noong nakalipas na Miss U, palaban at sobrang energetic ng pasok. Comment ko lang po, better luck next time.
Okay, tama naman yung sinabi niya, better luck next time. Doon lang sa ano, sa pagiging energetic. Tingin ko hindi siya tungkol sa ano eh, sa pagiging energetic. Yun lang siguro talaga yung aura ni Ate Mo Celeste, no? Maamo kasi yung mukha niya, kung napapansin nyo, no? Hindi siya yung mala... Ewan ko kung magigising yung sinasabi ko, ha? Pero mala tiger look yung datingan. Yung tipong pag tinignan ka pa lang, pakiramdam mo, kinakagat ka na ng tao. Parang ganun. Hindi ko alam kung magigits nyo yun, pero yun, pa, hindi siya ganun. Siya yung parang nasa, parang sinasabi ni Tony Gonzaga dun sa movie niya, yung ano, starting over again. Ito yung sinasabing kamukha ni Mama Mary, ang amo ng mukha. Kung nakita nyo yung costume, meron pa siyang race-race dun sa likod, di ba? Tingin ko, nagre-represent yun sa, ano, sa araw ng Manila natin. Napaka ano, napakaganda sa kanya, no? Para siyang santo na ano, nasa stage. Galing eh. Siguro ano, ganito na lang. Iba kasi yung flavor na dinadala niya sa pagkainan natin, kumbaga, no? Ibang lasing putahe siya. Ngayon, siguro ay appreciate na lang natin kung ano talaga yung kaya niya i-deliver. Kasi hindi lang naman pagiging energetic yung basehan para maging Miss Universe. Marami pang iba. Kaya yun lang naman, pero sige, hindi pa masyadong grabe to. Tignan natin yung susunod. Okay. Ito, sinabi ni Ate Magirl. Pilipinyana ang national costume. Walang dating yung Darna. Mukhang A1 siya. Tapos parang hindi siya inspired sa suot na gown. Antamlay. Walang confidence. Maganda sana siya pero hindi niya carry mag-rampa. Unlike Catriona and Pia, parang sila yung nagdala ng buong event ng Miss Universe. Okay, ito lang masasabi ko dito. Ah. Wag natin siya ikumpara kay Pia at Catriona, no? Tulad nga nung sinabi ko kanina, ibang flavor yung inihahain niya sa table natin. Iba-iba sila ng characteristics, iba-iba sila ng personal experiences, iba-iba sila ng pinanggalingan. So, talagang iba-iba sila. Iba-iba tayo. Tayo yung mga yan eh. May kanya-kanya silang ano, strengths and weaknesses. Siguro, mas napapansin lang talaga natin si Ate Magirl kasi nga, hindi siya umabot sa top 16. No? Pero, kung titignan mo naman, sa totoo lang, hindi naman talaga dapat pare-pareho sila kasi kung ikaw, pinapakain ka ng nanay mo ng ampalaya araw-araw, hindi ka ba magsasawa? So, lahat ng dapat sumali sa pageant sa atin, dapat, ano? Dapat striking, kagaya nung mga previous ones? Hindi naman din tama, di ba? Kasi, dadating ang point na magsasawa at magsasawa ang mga tao sa kalibre nang nilalabas ng Pilipinas. Kaya wag natin siyang ikumpara. Kumbaga nga sa ano eh, salitaan ko eh, maiba lang, no? Wala namang masama maiba. Okay, tapos walang confidence. Brad, kung wala siyang confidence, hindi siya aabot sa ganyang stage. Kumbaga, dito pa lang sa Pilipinas, pasakay pa lang ng eroplano yan. Aatras na yan. Pero, the fact na nandun siya, kineri niya yung bandila ng Pilipinas, enough confidence na yun. No? Ito lang kasi, siguro, at this point, naghahanap na lang tayong
lahat ng masisisi, mapupuna. Hindi natin matanggap na talo tayo. Isa yan sa mga bagay na kinainisan ko talaga. Kasi pag talo ka, talo ka. No? Walang dapat sisihin kasi I'm sure nilaban tayo ng gusto nito ni ate mo girl. Kaya wag natin siyang ano, wag natin siyang ano nga ba tawag doon? May masisi. Huwag natin siya sisihin sa isang bagay na ginawa niya ng best niya. Okay, sumasobra na yung ebas ko dito sa isa. Tingnan naman natin to. She lacks the confidence. Actually, kita naman sa preliminary, mahina pa ang energy. Manghihina ka talaga. Kung ikaw ba naman yung iharap dun sa stage na puro mga hindi mo kilala, puro mga ibang lahi yung nasa harapan mo, tumitingin sa'yo, lahat ng mata nasa'yo, hindi ka manghina nun. Tao lang yan, hindi robot yan. Kaya wag natin siyang asahan na, oh, teka, hindi ako kakabahan, promise. Kung si Pia nga eh, nanginginig, mapapansin nyo, di ba? Tao lang kasi sila. Again, tao lang sila, iba-iba ng mga pananaw sa buhay, iba-iba ng experience, kaya wag na natin ni point masyado. Okay, wala masyado sinabi si ate ah. Eto, next. Di naman kasi national costume. Asan ba yung mga utak nila? Ha? Huh? National costume nga, gawing hero's costume. Eto lang ah. Okay. Tungkol kay Darna, sino ba gumawa ng Darna? Si Mars Ravelo. Si Mars Ravelo, ano siya? Pilipino. Si Darna, ano? Gawang Pilipino. No. So, pag gawang Pilipino, hindi ba siya deserving na gamitin sa mga pageant na ganito? Ito, isipin mo ah. Throughout the years, ilang movies na nalabas ng Darna. Before pa ako pinanganak, may mga Darna movies na eh. Meron yung black and white, di ba? Tapos, ito pa. May mga TV iterations. May Angel Oxine, may Marian, may Jane De Leon. Di ba? Kung babalik tayo, sila Janet Abayari. Actually, siya lang yung ano eh. Siya lang yung una tsaka pinaka lumang Darna na kilala ko eh. Teka. Si Vilma Santos pala. Oh, yun. Di ba? So, I think Darna deserves a spotlight in this kind of competition kasi gawang Pinoy. At syempre, pinaghirapan din niya ng mga tao. Ang ayoko dito sa sinabi ni ate mo, girl, asa na mga utak nila? Huwag mong gaganyanin. Kasi, first of all, hindi ka naman nag-ambag sa, ano ah, sa brainstorming nila nito. No? Sabihin mo yan kung nag-ambag ka. Kung yari, sinabi mo, oh, ito, pinipil niya na tayo. Tapos, sinabi nila, hindi, magdadar na kami. Yun. Sige, questionin mo, nasan yung utak nila? Kasi nag-ambag ka, pero dito, comment na nga lang tayo eh. Bakit gaganyanin pa natin? Yan yung mahirap sa panahon natin ngayon eh, no? Lahat ng sama ng loob natin na ilalabas natin sa social media, tapos hindi natin na iisip yung epekto nito dun sa mga taong malamang sa malamang nag-spend ng time para gawin yung costume. Nag-spend ng time para pag-isipan kung papatok ba talaga to. Pag-isipan kung paano pag pipiyesa-piyesahin yung mga araw, yung costume ni Darna. Mga ganun. No? Pangit yung ganun, Brad. So, sana lang, no? Wag nating questionin yung intellect ng mga tao
na behind dun sa costume na yun kasi pinaghirapan nila yun. Okay. So, actually, yun lang muna, no? Kasi medyo umiiwas tayo sa usapan na wala ako masyado alam. Ito lang, kung mga ebas ko lang to dun sa mga nabasa ko sa Facebook kanina. Ngayon, guys, hindi pa rin ako marunong mag-outro. Kaya kung sakali, ulitin ko lang yung sinabi ko sa simula. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, paki-click lang yung subscribe button dyan sa baba. At kung gusto mo tong mga ganitong klaseng video, i-like mo na rin para medyo ano, medyo makita ni YouTube at makita tayo sa ano no, sa suggested feed no. At yun lamang at sige, paalam na muna. Next time ulit pag may bago akong trip ha. Bye-bye.